nabitak na at nagkaroon na rin ng butas dito sa ilalim na ito. Ayan, ang area na ito ay pinaniniwalaan nila na meron nga daw na nagmumulto dito. Tuwing tag-ulan ay may nakikita sila na apoy na kung saan ay kusang nawawala din kapag yung nilapitan. Alam nyo ba sa lugar na ito ay mayroon ng pinatay? Mga sinaunang bote na ginamit nila. Grabe, mga kalahi, buong buo pa yung mismong pinagtayuan ng bahay na ito. So, noong araw, hindi pa ako pinapanganak, eh talagang kapag may ganito kakalaking bahay, eh talagang mayaman ka na noong araw dito sa amin. Kamusta mga kalahi? Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, welcome dito sa Mr. Kalahi Vlog. So ayan, ngayong araw ay nandito ako ngayon sa Sitio Tangon na dito matatagpuan yan sa Maling Dos, Manuot, Rizal. So kung mapapansin nyo mga kalahi, napakaganda dito. Yung area na ito ay talagang kamangha-mangha, lalo na sa mga tayog ng mga akasya dito. So ngayon mga kalahi, pupuntahan natin yung isang abandonadong bahay na kung saan pinaniniwalaan nila na may misteryo daw na bumabalot doon at madalas nga daw may naririnig silang iyak ng isang bata o tinatawag nating tiyanak. So ngayon, nandito ako ngayon sa Kakahuyan upang ipakita sa inyo yung napakagandang atraksyon dito sa Sitio Tangon. Ayan, na kung saan may kwento rin sa lugar na ito na sabi nga ng iilan madalas nga daw na may nag-aabang na babaeng nakaitim doon banda. So ngayon ang pinaka main vlog natin is pupuntahan natin yung kakaibang misteryo doon sa bahay na yon. So ayon sa napag-alaman natin, umalis nga daw o naabandonado na yung bahay na yon dahil wala nang gustong tumira doon dahil nga meron daw nagmumulto. So tara, samahan niyo ako ngayon mga kalahi at libutin natin ang lugar na yun kung ano nga bang misteryo ang bumabalot. So ayan mga kalahi, kung mapapansin niyo ang lugar na ito ay napakatahimik, no? Ayan, nandito ako ngayon sa lugar na ito na kung saan ay dati itong kakawayanan. So malalaki ang kawayan dito dati. Na alam niyo ba sa lugar na ito ay mayroon ng pinatay? Binaril siya. Ngunit walang nakakaalam kung sino yung pumatay sa kanya. Dito siya mismo pinatay sa mismong lugar na ito. Mapapansin nyo nga, napakatahimik. At dito ay matatanaw na natin yung mismong tangon. Ito yung lugar na isa sa napakaganda dito sa amin. So ayan, may napansin lang ako dito mga kalahi. So ayan, medyo bitak na yung mga semento na bitak na at nagkaroon na rin ng butas dito sa ilalim na ito. Ayan, ang area na ito ay pinaniniwalaan nila na meron nga daw na nagmumulto dito. Tuwing tag-ulan ay may nakikita sila na apoy na kung saan ay kusang nawawala din kapag yung nilapitan. So posible nga ba na ito na yung tinatawag nila na San Telmo? So mga kalahi, tuloy tayo dito sa lugar na ito at ipapakita ko sa inyo yung misteryosong bahay na yon. Alamin natin kung anong totoo nga bang kwento. Tara, samahan nyo ako. O ayan, huminto lang ako dito sa area na ito dahil nakita ko nga itong nag-iisang bato na ito sa gitna ng talukan. So palaisipan lang din sa mga tao dito bakit nga ba nagkaroon ng isang malaking bato dyan. At kung mapapansin nyo naman, wala ni isang bato na nakalitaw kung hindi yan lang. So isum natin. So mga kalahi, ayan yung bato na pinaniniwalaan na may treasure daw. Tara, so ayan mga kalahi, huminto na tayo dito sa area na kung saan pupuntahan natin yung lugar na pinaniniwalaan ang misteryoso. So magpaalam sana ako sa bahay dito o magpapaalam sana ako kung pwedeng mag-vlog doon sa bahay na yon. So wala naman tayong nakitang tao dito. Try na lang nating pumunta doon at ikutin na lang natin yung bahay na pinaniniwalaang misteryoso. So mga kalahi, simula dito maglalakad tayo hanggang doon upang makita at masilayan nyo yung nag-iisang bahay na yon.
dito tayo magdaan mga kalahi. So nandito na rin naman yung bahay. Titignan lang natin kung ano yung mga bagay pa na makikita natin dito sa area na ito. So kung mapapansin nyo, gilid na nga siya ng turil ng mga baka. Dahil nga ngayon tag-araw, wala nang mga tubig dito sa atin. Binababa na nila yung kanilang mga baka para dito na lang uminom sa lugar na ito. So ayan, hindi natin alam kung may tao dito. So kung may tao man tayong makita, siguro mag-i-inform na lang din tayo sa kanila na tayo ay nagbablog sa area na to. Ayan, ang daming tinik. So wala naman tayong gagalawin o sisirain dito. Ayan o, ang daming kayumito. Grabe. So ayan, wala tayong makitang tao sa turil na ito. So mga kalahe, nandito na tayo ngayon sa bahay na pinaniwala ang misteryoso daw. So ikutin natin to ngayon. Yan kung mapapansin nyo mga kalahe, tila naabandonado na itong lugar na ito. So yan, hanap tayo ng tao dito na pwedeng mapagtanungan kung ano yung misteryo sa lugar na ito. Grabe, yan kung mapapansin nyo mga kalahe, napakalaking bahay ito na inabandona ng may-ari. Grabe, may tumutunog dito. Grabe, nakakatakot. Kung mapapansin nyo mga kalahe, talagang tiles pa yung mga nilagay dito. Noong araw kasi, kapag tiles yung bahay mo, talagang sabi nga nila, mayaman ka na. Yun, may mga gabi dito. So hindi naman tayo mang nanakaw dito ng gabi. Pero ang ganda ha, ang ganda ng gabihan nila dito. So sana nga makita natin yung nagbabantay dito, yung may-ari ng mismong turil na ito. So yan, grabe. Dito nga daw yung pinaniwalaan nila na mayroon nga daw mga engkanto o misteryo na bumabalot dito. Ayon nga din sa mga kwento na nakalap natin, mayroon nga daw umiiyak na sanggol dito tuwing hapon. Kung mapapansin nyo, buong-buo pa yung mismong kwarto niya at parang mayroon ditong box. Siguro, sa katagalan na ng panahon, hindi na sila tumira dito dahil nga napakalayo. Napakalaki ng mga kahoy dito na nakapalibot sa kanya, na isa rin sa kinakatakutan ng mga tao dahil nga parang mayroon nga daw na nakatayong mga tao dito. Yan o, grabe. Ay, grabe. Ingat tayo, baka may mga sawa o malalaking ahas. Grabe. Mga kalahi, buong buo pa yung mismong pinagtayuan ng bahay na ito. Ibang klaseng semento ang ginamit dito mga kalahi, kasi kung mapapansin nyo, napakalapad. Ang lapad. Grabe. Kapag ikaw lang ang mag-isa dito, mga kalahi, at mapadpad ka dito hapon o gabi, o talagang matatakot ka sa tsura ng lugar dahil nga nakita nyo naman, tila inabandonado na ng may-ari na ito. Ayan, ayon sa mga napagtanungan ko, madalas nga daw na may nagpaparamdam dito tuwing hapon. Sabi nga nila, kapag dumadaan sila dito sa area na ito, mayroon nga daw matandang babae na nagbabantay dito. Ayan, mga kalahi, grabe. Sa sobrang katagalan na nga, tinubuan na ng mga damo ang area na ito, at maswerte nga tayo na pagpunta natin dito ay nasilayan pa natin yung pagkatayo. At kung mapapansin nyo mga kalahi, napakalaking bahay ito. Grabe. So noong araw, hindi pa ako pinapanganak, talagang kapag may ganito ka kalaking bahay, talagang mayaman ka na noong araw dito sa amin. Grabe. Kakaiba talaga yung pakiramdam kapag nandito ka, at lalo kapag ikaw lang mag-isa. So ngayon, titignan natin kung mayroon nga ba tayong mahagip na multo o marinig na boses na umiiyak. Titignan natin kung mayroon nga bang mga engkanto tayong mahagip dito sa area na ito.
lilibutin natin siya ulit mga kalahe. So sa area na ito, feeling ko may lumalakad na tao. So ayan, may mga bote. Oops. Mga sinaunang bote na ginamit nila. So kung mapapansin nyo, kapag mga sinaunang bote kasi mga kalahe, wala talagang ano, wala talagang sulat. So patunay na napakatagal na nga. Oops. Oh, may butas dito. Mga kalahe, may butas dito sa gitna. Ay gagi, may butas nga. Tara na mga kalahe. Kakaiba. Parang iba yung dating dito sa area na to. May nakita ko ng butas dito. So yun mga kalahe. Grabe, kapag nandito ka, makikita mo yung butas na yon, ay parang may mapapansin ka nga. So yun, dito banda. Kasi mga kalahe, ito siya. Grabe.